aalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbo president. Hindi ko mas gusto tumakbo vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am vice president, matututukan yung mga proyekto na yun na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Okay, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon. Kung sama kayo na, ngayon napadpad sa lupalop ng mundo ngayon, aking mga kababayan. At ngayon, ang ating bagong video na bibigyan ng reaction o komentary ay dito sa pagpa-press conference ni VP Sara Duterte patungkol sa mga ilang issue na binabato sa kanya o katulad nung pagkasagutan nila ni Senator Ontiveros doon sa Senado nung nagkaroon ng budget hearing para sa OBP, sa Office of the Vice President. At ilan ng mga katanungan sa kanya dito ng mga media ay patungkol dito sa pagitan ng Marcos at ang Duterte at sa mga ano pa mga binabato sa kanya katulad ng mga impeachment, ganun, o ano pa man dyan na ibang mga sigalot na problema kaya siya tumiwalag sa pagiging Department of Education na sekretary. So, ngayon ay mapakinggan natin ito kung paano niya sinagot itong mga media na nagtatanong sa kanya. At bago natin ito simulan, ay please naman kung bago kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video ang aking i-upload. Okay. And all because, sabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado mag-gain. Sabihin na natin, Prime Minister. Okay. So, hindi lingid sa ating kaalaman kung ano-anong mga itinitira sa mga Duterte na mga issue kaysa konektado sila sa mga Pogo o pilit na hinahalungkat para magkaroon ng connection sa Pogo ang mga Duterte kung saan hindi naman na ang mga Duterte ang nagpasimula ng Pogo na ito, di ba? At ay baka diyan ay kung ano na binabato sa kanila katulad ng bagong binabato na yung mga recycle na mga tapos na mga kaso na ibinabalik na wala lang silbi, ibinabalik na lang, ni-recycle para lang ikukonekta doon sa mga Duterte para masira lang sila. Pero ito ay lahat ng mga black propaganda against sa mga Duterte. Prime Minister, tumatuloy yung niluluto nila Chacha o President kung hindi maluto yung Chacha nila. Para may ibig sabihin si VP Sara dito sa maluluto-luto na to. Kasi, di ba alam nyo, isinusulong ng gobyernong ito ang Chacha. Kung saan ang ang nagpapalakad ng pagpapirma nito sa mga ay dinadaan nila sa mga paayuda-ayuda at then pipirma para yun ang ginagawa nilang pa-underground para hindi masyado halata yung kanilang mga papirma na kunyari ay sasang-ayon doon sa Chacha nila na ang kanilang objective doon, layunin o motibo ay para babaguhin. Pag naprubahan yun ay babaguhin ang batas kung saan yung kanilang term extension at tatanggalin ng Senado para magkaroon ng ano bang tawag dyan? Yung tanatawag ni Vice President na magkaroon ng Prime Minister. At sino ba yung Prime Minister na gustong maging Presidente o Prime Minister? Walang iba kundi si Tambi. Kaya gusto na isulong ang Chacha. Pero either niluluto nila yan o masusunog o malulusaw. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? O yan, di ba? Kasi yung tanong ni Risa Ontiveros, yung tinatanong ng media dito, yung dun sa pagtanong ni Risa Ontiveros na baluktot, kaya sinagot din siya ni VP Sara ng ganun din. Ibinabalik din sa, pinalik din ni VP Sara yung kanyang katanungan na ganun din. Pero kung magtanong ka ng seryoso at mabuti, sasagutin ka ni VP Sara ng mabuti at
matino, katulad ng pagtanong ni chair chairwoman na Grace po. Ganun. Yan. Sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put line. Hindi po kami nag-criss-cross ng problema namin. Tulad po na sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yun, ang drug smuggling siya lang ang magsasalita. Siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na pinitira, sa COA na pinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yan. E ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi? Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Yun nga, yun ang tanong ng media sa kanya, kung nababother ba si VP Sara sa mga ganitong mga sabi-sabi o mga bulong-bulongan na i-impeach siya. So, hindi siya nababothered. Nababothered lamang siya ay dahil dito sa yung ibinoto ng 32 million na vice president ay hindi man lang nila nirespeto, hindi nila iginagalang yun. Masyado nilang binabalahura, ganun. Masyado nilang binabastos. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbo president. Diba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at Senator Irene, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbo pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbo vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yun before the deadline of filing of candidacy. So, todo akyat pala ang dalawang magkapatid na to na Marcos na Mangga. Para lang ikumbinsi si VP Sara Duterte na tumakbo. Bakit? Dahil sa? Tuloy natin ang panunod. O, tingnan nyo kung gaano kasimple ang pangarap ni VP Sara Duterte. Maka 3 term lang na ng mayor ng Davao City. Ganun lang siya kasimple. Pero yung mga iba dito sa sobrang pagkalasing nila, pagkalango sa kapangyarihan, hamakin ng lahat. Mapanatili lang sila sa pwesto. Kawawa, kawawang Pilipinas. Itong mga nasa gobyerno ito, gusto nila ha, forever na sila nasa pwesto. Pero itong mga Duterte, lalo si VP Sara Duterte, narinig naman natin at napanood. Ang pangarap niya lang hanggang 3 term lang pagka mayor. Ganun lang siya kasimple. Ibig sabihin, VP Sara, binulabog ka ng dalawang mangga na to na magkapatid, tong Marcos na to, ano? Nahinig ka dun sa Davao, pero binulabog ka. At ngayon naman, nakuha nila yung gusto nila, ikaw naman na binubulabog. Mga mangga talaga tong dalawang magkapatid na to. Tama ba yun? Tama ba yung narinig ko, Bibi Sara? Inakyat ka nila, humingi sila ng tulong dahil hindi sila mananalo sa
sa Mindanao at Visayas. Kaya gusto kanilang ipa-partner. Grabe talaga itong magkapatid na to. Sobrang mangga. Grabe. Sobra. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects, si Pangulong Duterte, sa Davao City, sa Mindanao, at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, diba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan yung mga big ticket projects. Wala na lahat. So yun naman pala ang dahilang kaya nakumbinsi si VP Sara Duterte na tumakbo na kanilang ka-unity dahil sa continuity na kailangan lahat ng mga proyekto ni former President Duterte na kanyang nasimulan ay itutuloy ng itong Marcos Bangag administration. Kaya pumayag si VP Sara Duterte na makipag-partner o makipag-tandem sa kanya sa unity. Dahil ang kanilang platforma ay continuity. Oh, so narinig natin, hindi kawalan kay VP Sara Duterte. Oh, kung i-impeach nyo siya o tatanggalin nyo siya sa pagka-vice presidente, hindi ang kawalan sa kanya. Isaksak nyo sa mga bagay nyo ang pagiging vice president dahil hindi kailan na magiging bothered o hindi kawalan kay VP Sara magiging ang pagiging vice president. Tandaan nyo yan. Kaya wag na wag niyong tatakutin si VP Sara sa mga impits-impits na yan, ha? Dahil hindi siya takot. Hindi niyo kayang takutin ang agila ng Davao. Isaksak niyo sa baga niyo ang mga ambisyon niyo magiging vice president. Dahil pag natanggal si VP Sara Duterte sa pagiging vice president, uwi ng Davao yan. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo. Naisip ko at the time, kayang vice president, patututukan yung mga proyekto ngayon na, okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. So, ang ibig sabihin yan, nadismaya na si VP Sara Duterte dahil dun sa mga programa na yun ang usapan nila continuity ay wala na kaya wala rin siyang gana ngayon kaya kayong mga nasa tamba oh, kayong nasa mga tamba at mga mangga okay, tandaan nyo hindi kawalan ang VP Sara Duterte kung siya ay inyong tatanggalin o i-impeach nyo siya, tandaan nyo yan. Ayan, nanunutok na ng ballpen si VP Sara Duterte. Parang nabubulol na ako. Ano bang tamang pronunciation? Duterte o Duterte? Yan, at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Ayan. So, ibig sabihin niyang VP Sara, saan ka malagay, saan ka man lalagay, maging vice president ka man, o maging mayor ka man ng Davao, o mananahimik ka, guguluhin ka pa rin nila itong mga mangga na to, hanggang sa makamit nila ang 2028. Ano ba yan? Talaga hindi kanila patatahimikin VP Sara. Pero, huwag ka mag-alala, andito naman kami sa likuran mo. Lagi kami andito sa likuran mo dahil alam namin kayo lamang ang mga Duterte ang totoong nagsiservisyo sa ating bayan.
ko nire-regret yan. Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Parang talaga itong si VP Sara talagang nainis na, nairita na. Nanunutok na ng ballpen ng aming Vice President, ah. Ano? Ano? Ano pa? Ano ang katulungan? Oh, palaban ng aming Vice President. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo. Oo nga naman. Ako dito, nahulog ako doon. Oo. Diba? Oo nga naman, oo. Mahirap yun. At saka malayo pa yun. Malayo pa yung 2028. Marami pang mga kaganapan na mga hindi pa natin, mga unpredictable. Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Mm, malayo pa. At magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Ah, narinig nyo, yung mga tamba, walang plano si VP Sara Duterte. Okay, maliwanag yan. Maliwanag yan. Kaya huwag nyo siyang tatakotin ng impeach-impeach, ha? Hindi natatakot yung aming Vice President ng mga ganyan. Hindi natakot yan. Uwi lang ng Davao yan, kakain ng ano, ng maraming durian. Naman talaga takot tong mga Duterte kasi alam nila yung due process of law. Alalahanin nyo si former President Duterte, ha? Fiscal yan, abogado yan. Si VP Sara, abogada. Ang kanyang asawa, abogado. Hindi sila takot yan. Alam nila ang due process of law, pero ang hindi lang maganda dito yung bastusan, yung mga bangag at saka yung mga mangga dito ay hindi na sila marunong sumunod sa batas. Oh, yun. Ganyan. Kaya sila iniipit, ginigipit ng gobyernong ito dahil malaking hamon to. Malaking hamon to sa gobyernong ito ang mga Duterte. Dahil aminin man natin sa hindi, aminin natin sa hindi, ang mga Duterte talaga sa panahon ngayon ang pinakamalakas sa masa. Pinakamalakas sa masa yan. Kaya kung ano-anong mga kaluwat ka ng paninira ng mga bangag at tamba sa laban sa mga Duterte. Do I regret helping do you want to answer the question? Sagutin mo na, VP Sara, sagutin mo na. Alam mo ba ang sagot? Uy, lumaki ang mata ni VP Sara, ah. Alam mo ba ang sagot? Semper Aimee Marcos, magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, Mayor ako, kahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh, kung hindi ako tumakbong Vice President. Sure, sigurado yan ang mananalo yung nasa kabila, yung gusto magpapahukay sa kanyang tatay. Kaya nga nilang umakyat sa'yo o pwedeng sabihin na lumuhod sa'yo para makipag-tandem kasi sa kanila para makasiguro silang mananalo sila. Dahil kung
Wala ka, nakatandem ni Labi Pizarra. Malabo silang mananalo. Dahil kung malakas sila, eh di dapat nung 2016 pa na tumakbo ng Vice President yan, yung partner mong, yung itong bangag na administrasyon na to, eh dapat nanalo siya, nanalo na siya nung 2016, nung naglaban sila ni Lenny. Pero wala. Bibi Sara, ituloy mo. Ano yung tatanggalin? Yung pinili, yung ipinalibing ng ni former President Duterte na matagal na hindi nailibing yung kanilang tatay. Yun ba yung binabanggit mo, Bibi Sara? Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas sa harap. So yan ang nakakalungkot ngayon. Kung idadaan sa due process of law, kampanteng-kampante ang mga Duterte kasi alam nila yung due, alam nila yung due process of law eh. Pero nakakalungkot dito, itong mga bangag at saka tamba ngayon, oh, yung mga mangga ngayon, ay parang hindi na sila marunong sumunod sa batas ngayon eh. Tulad ng nangyari ngayon sa KOGC, di ba? So, ganyan na hasa yung mindset, yung isip ni Bibi Sara Duterte pagdating sa politics o pagpapatakbo. Ito yung gusto niyang i-emphasize dito ng kanyang universe o kanyang mundo ay nasa politiko na. Ito yung gusto niyang ipaliwanag. Kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral ba in politika, nung natapos na ako, nag-aaral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Mm. Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Kaya hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Oh, walang problema si Bibi Sara Duterte kung maghiwalay man sa politiko. Kahit mag-iisa na lang siya, matitira, lahat kayo alis. Walang problema kay Bibi Sara kahit nag-iisa lang siya. Katulad din ni former President Duterte nung sinabi niya na wala akong pakialam kahit mag-iisa lang ako, lahat kayo dyan. Alis kayo, wala akong pakialam kahit ako lang mag-isa. Wala akong pakialam, hindi ako problema. Okay sa akin yan. Maghiwalay tayo lahat dyan, kayo lahat. Hmm. Ako mag-isa. Yun. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabasbos. So yan ang hindi maganda. Yan ang hindi maganda kay Bibi Sara Duterte, yung binabastos siya. Ano? Katulad ng pangbabastos ng gobyernong bangag na to sa Davao City, di ba? Wala na silang respeto eh. Wala na silang respeto sa mga Duterte. Wala silang respeto sa mayor ng Davao kung saan si Baste Duterte na kung ano may mga ginagawa nila na anong gusto nilang gawin sa Davao City, hindi nila kinukonsulta sa local government o LGU ng Davao City kung saan ang mayor ay si Baste Duterte. Yung mga kapulisan dyan, yung mga inilagay dyan na mga kapulisan na galing Luzon ay nagdadirect yan kuman dito sa taas, dito sa bangag at saka tambi, sa tamba. Hindi sa local government. Hindi sila nagtitake over sa local government kung saan yun naman talaga ang batas na ang dapat ang LGU ang magkukuman sa mga kapulisan dyan sa Davao. Pero hindi na nangyayari yan, kaya malaking kabastusan yan. So ito yung tinutukoy ni Bibi Sara Duterte na walang problema kung maghiwalay tayo, lahat kayo alis, ako malang matira, basta wala lang bastusan. Ganun yun. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa pagkakulay. Huwag lang maging bastos. Okay, maliwanag.
Walang bastusan, okay? Walang bastusan. Okay, so napanood natin ngayon ang video at paano sinagot ni VP Sara Duterte ng maayos yung mga katanungan sa kanya ng mga media. Okay, so kayo na ang bahala dyan, aking mga viewers, aking mga subscriber, kung ano ang inyong masasabi dito sa mga sinagot ni VP Sara Duterte at kanyang mga ibang sinabi na kanyang naramdaman o naramdaman sa gobyernong ito. Ganun yon. So, bago tayo maghiwalay, please naman, huwag kayo makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para ma-update kayo sa ng video ang aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi at safety first.